Welcome treasure hunters all over the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Naniniwala ba kayo sa kasabihang ang naghahanap ay makakatagpo? Magbabalik na naman po tayo mga ka-treasure hunter upang magbabahagi ng kaunting kaalaman, at ang atin pong ibabahagi ngayon sa inyo ay ang tungkol po sa kung ano ang mga palatandaan kapag mayroong Yamashita treasure. So atin pong alamin kung ano yung mga makikita nating signs sa paligid at kung paano natin ma-identify na positibo po sa treasure ang area na ating makikita. Una po mga treasure hunter, ay lagi nating makikita na kapag may Yamashita treasure ay may mga punong kahoy na kung saan nakatanim na triangular at minsan ay nakalinya na tatlo. So lagi po yung magkakasama yung tinatawag na triangular na mga punong kahoy. Kabilang po dyan ang mga puno na kung saan puno ng nyog, akasya, punong kawayan at kung ano-ano pang mga puno na kung saan umabot po sa panahon ng mga digmaan ng mga Japanese at Amerikano. So ang mga puno po ay kadalasang itinatanim ng mga Japanese Imperial Army upang maging palatandaan sa kanilang mga iniwang kayamanan o binaon ng mga kayamanan. Pangalawa po ay ang mga bato na kung saan karaniwan po nilang inilalagay sa itaas na kung saan sa ilalim ay naroon ang kanilang ibinaon na mga kayamanan. So paano nga ba natin malalaman ang kinaruroonan ng treasure sa pamamagitan po ng mga sign at kulay ng lupa? So lagi po nating tatandaan, ang mauuna po ay ang tinatawag na boulders, mga ka-treasure hunter. Ang boulders ay ang mga batong nakatumpok sa itaas at karaniwang nakasalamsang ito na parang nakakabiti at makikita natin na may mga nakaukit na mga sign or markers. Ang mga markers na ito, mga ka-treasure hunter, ay ang triangular. Madalas po natin makikita ang triangle na kung saan nakaukit sa bato, mga hugis puso, mga square o rectangle, mga arrow at kung ano-ano pa makikita natin ng mga animal character, mga itsura po ng mga hayop na kung saan may mga mata at maging itsura po ng tao na kung saan may dalawang mata, minsan may ilong, minsan may bibig. Depende po sa mga nakaukit, pero madalas po natin makikita ang triangle, mga ka-treasure hunter. Sapagkat ang kahulugan po sa Japanese sa buong meaning nito ay treasure o kayamanan na nakatago kapag makakakita tayo ng triangle, mga ka-treasure hunter. At lagi nating mapapansin na ang boulders ay itinutumpok sa itaas o sinasalangsang na maigi sa itaas, sapagkat ang purpose po nito ay palatandaan at pangalawa ay pundasyon sa itaas na kung saan malalambot ang lupa. Maaari kasing kapag malakas ang ulan, kapag walang malalaking bato at wala silang inilagay na harang nito, ay mag-landslide ito at maaaring mapapansin ang kanilang itinagong kayamanan. Sa kulay po ng lupa, mga ka-treasure hunter, ang una po nating makikita sa itaas ay ang brown, kulay orange, yellow, gray, white at black po ang nasa ilalim. At susunod niyan ay mga buhangin po na kung saan may itim, mga ka-treasure hunter. Ang huli po niyan, mga ka-treasure hunter, sunod na may itim na buhangin or mga buhangin na natural na makikita natin na kung saan maganda po ang pagkalagay ay ang matitikas na
concrete. Ang concrete po ng Japanese Imperial Army ay napakatigas at maihalin tulad natin sa bakal. Kapag sa ilalim ay makakita tayo sunod ng mga maiitim na parang may halong karbon or asiti, mga Katrisman Hunter, ay ang sunod niyan ay napakatigas na at yan po ay nagsasabing positibo po ang ating hinuhukay. So kapag wala tayong makikitang matigas sa ilalim na kung saan tinatawag na chamber, susunod ng mga maiitim ay iwanan niyo ito sapagkat wala kayong matatagpo ang trisyo sa ilalim. Sapagkat ang mga Japanese Imperial Army ay laging naglalagay po ng mga maiitim na palatandaan sa ilalim bago dumating ang napakatigas. Ang mga maiitim po ay palatandaan po nila na ito ay may treasure sa ilalim na kanilang piniproteksyonan sa pamamagitan po ng mga charcoal or uling or mga batong maiitim or mga buhanging maiitim sapagkat ang mga maiitim ay anti-radar po. Sa kulay po na hindi ko nabanggit, mga ka-treasure hunter, ay ang kulay blue po, mga ka-treasure hunter. Ang kulay blue po ay idagdag natin. Ang kulay blue ay kadalasan po natin makikita sa mga may tubig na lugar. At ang kadalasan nitong mga sign ay mga isda, pagong, at kung ano-ano pang gumagapang sa tubig. At makikita natin sa ilalim na may mapapansin tayong kulay blue na clay or lupa. Sapagkat ang tinutukoy po ng kulay blue na lupa ay nasa ilalim po ng tubig ang tinago ng mga Japanese Imperial Army. Paano naman mga ka-treasure hunter kapag violet ang ating nakikita? Ang violet po na kulay ng lupa ay nagsasabing nasa loob ng bato o napapalibutan ng mga bato ng mga malalaki at matitigas ang nakatagong kayamanan. So ang mga Japanese Imperial po mga ka-treasure hunter ay laging gumagamit ng color coding sa kanilang pagbaon ng mga kayamanan. Sapagkat ang mga Japanese Imperial Army ay nagtanil po sa ilalim ng bundok at kinukuha nila ang mga kulay ng lupa na kung saan ginamit nila itong color coding sa kanilang pagbaon, mga ka-treasure hunter. Idagdag po natin, mga ka-treasure hunter, ang mga hayop. Ang mga hayop po ay kadalasang ginagamit ng mga Japanese Imperial Army bilang pointer, kagaya po ng ahas, buaya, at kung ano-ano pa. At ang mga kahulugan nito ay halos iisa lamang kung saan nagsasaad, kung saan siya nakatingin o nakatutok ay naroon ang nakatagong kayamanan. At ang mga hayop po ay may mga katangian kung saan po sila pumupunta. At kadalasang pinupuntahan po nito ay ang butas na kung saan ang kanilang itinutukoy. Ang mga butas po ay kadalasang tinatakpan ng mga Japanese Imperial Army katulad po ng mga kuweba, tunnel at kung ano-ano pang mga butas na kanilang natagpuan noon sa kabundukan. Bago tayo magtapos, mga ka-treasure hunter, idagdag ko po yung mga mukha ng tao na kung saan inugit sa bato na may mga mata, ilong at saka bibig. Ang kahulugan nito ay kung saan siya nakatingin ay naroon ang sikreto ng nakatagong kayamanan. At kadalasan itong pinagtataguan ay mga butas na kung saan tinakpan, mga ka-treasure hunter. Gumamit din ang mga Japanese Imperial Army ng mga letters o mga alphabet, mga ka-treasure hunter, na kung saan itinatak nila sa mga bato. At ang example po niyan ay ang mga X, letter A, letter B, H, F, J, at kung ano-ano pa. At ang mga meaning nito ay madalas nating matatagpuan sa mga coding ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lang po ang aking pagbabahagi at sana po ay nakapagbigay na naman tayo ng kaunting kaalaman. Hanggang sa susunod, ito po ang inyong lingkod ang nagbabahagi, Yusuf Yamato.